itong po sa true worship. At ang ating main text po ay Matthew 15 verses 1 to 9. At alam naman po natin, ang worship po, pag sinabing worship po, hindi lang po ito patungkol sa pag-aawit sa Panginoon o pagsasabi ng praise the Lord o kaya hallelujah. Ito po, included din po yun, pero hindi lang po doon nagtatapos. Ayun po ay umpisa pa lamang po o fruit ng laman ng ating mga puso at ang ating buhay. Kaya mas malalim pong pag-aaralan natin ngayong gabi. Ito nga po, sa Matthew 15 verses 1 to 9, babasahin po ng asawa ko para sa ating lahat. Ako na lang po, hindi daw nga makita, maliit daw po. Then some Pharisees and teachers of the law came to Jesus from Jerusalem and asked, "Why do your disciples break the tradition of elders? They don't wash their hands before they eat." Jesus replied, "And why do you break the command of God for the sake of your tradition? Verse 4, for God said, 'Honor your father and mother,' and anyone who curses their father or mother is to be put to death. But you say that if anyone declares that what might have been used to help their father or mother is devoted to God, they are not to honor their father or mother with it. Thus you nullify the word of God for the sake of your tradition. You hypocrites, Isaiah was right when he prophesied about you. These people honor me with their lips, but their hearts are far from him. They worship me in vain." Ito nga po ang sabi nga po rito sa Matthew 15 verse 1. Then some Pharisees and teachers of the law came to Jesus from Jerusalem and asked. Himay-himayin po natin ulit katulad ng ginagawa natin lagi ang verses na to. Sa verse 1, makikita nga po natin nung time na yon, may mga lumapit na Pariseo at mga teachers of the law sa Panginoong Jesus at nagtanong. Sa verse 2, makikita natin yung tanong nila, "Why do your disciples break the tradition of the elders? They don't wash their hands before they eat." Ito nga po, yun ang tinanong nila, tungkol daw sa, hindi naguhugas ng kamay bago kumain yung mga disipulo ng Panginoong Jesus. Napansin pa nila noon. Hindi, kaya makikita natin, nung panahon pala ng Panginoong Jesus, marami ng bashers, marami ng mga persecution doon sa mga mananampalataya sa mga sumusunod sa Panginoong Hesus. Kaya naman po, huwag tayong magtaka kung minsan meron din mga persecutions na dumadating sa buhay natin kahit na tayo wala namang ginagawang kasalanan. Kasi kung noon nga nangyayari na yun, ngayon pa mas high-tech na, kaya mas yung marami silang paraan para maging mapanuri sa ating mga buhay. Kaya pati yung pagpo-post natin sa Facebook, makikita yan ng mga hindi mananampalataya. Kaya naman sila ay maraming paraan para tayo husgahan. Kaya wag tayong malulungkot o kaya madidepress kung maraming pupulaan na panggagalingan dahil nga sa panahon nga ni Jesus, ganun na. Kaya dati pa yan. Yung trick na yan, gawain na ng demonyo, kaya hindi na dapat tayo magpapatalo sa demonyo pag may mga nagpupulala sa atin na mga tao, ibang tao, dahil sa sinusunod natin ang paraan ng Diyos. Sa verse 3 nga, makikita natin paano sinagot ng Panginoong Jesus yung mga Pariseo na yon at saka mga teachers of law. Sabi nga ng Panginoong Jesus sa verse 3, "Why do you break the command of God for the sake of your tradition?" Kasi naging tradition pala ng mga Pharisees noon at saka ng ibang mga tagasunod ng Pharisees na maghugas ng kamay bago sila kumain. Hindi naman talaga makikita yon sa salita ng Diyos. Hindi naman talaga inuutos yun ng Diyos sa scriptures, kundi ginawa lang yung tradisyon ng mga Pariseo at saka mga teachers of the law. Kaya tinatanong, yun ang sinagot sa kanila ng Panginoong Jesus. Bakit sila
nagbe-break ng command of God for the sake of your tradition. Jesus' response was to correct them and teach them God's perspective. Yun nga, dapat ang perspective na yon, God's command, kung anong sasabihin ng Bible, yun dapat ang mangunguna over tradition. Halimbawa, may mga paniwala tayo, mga kasabihan o superstition, katulad tayong mga Pilipino, marami tayong mga pamahiin. Kung hindi naman ukma o ugma sa sinasabi ng salita ng Diyos, dapat hindi natin hahayaan na ito ang maging pamantayan natin sa buhay natin, yung mga pamahiin. Kung hindi, dapat ang maging pamantayan ng buhay natin kung ano ang sinabi ng Diyos, kung ano ang inutos ng Diyos. At yun ay makikita natin sa salita ng Diyos o sa Bible. Kaya naman, yun dapat ang Bible na ang susundan natin sa ating buhay. Tapos magpapatuloy sa verse 4, sabi doon, "For God said, honor your father and mother and anyone who curse." Ito, pinapaliwanag ng Diyos kung bakit, ng Panginoong Hesus, kung bakit nasabi na, "Why do you break the command of God for the sake of your tradition?" Ang tradition na ito, ito nga, tungkol doon sa honoring your father and mother. Kasi nung time na yon, basahin natin dito sa verse 4, "Anyone who curses their father or mother is to be put to death." Yun ang command ng Lord doon sa scriptures ng Old Testament. Tapos sa verse 5, imbis na ito ang maging pamantayan na itinuturo ng Pariseo at saka mga teachers of law, ang tinuturo nila, makikita natin sa verse 5, "But you say that if anyone declares that what might have been used to help their father or mothers is devoted to God, they are not to honor their father or mother with it." Kung para sa Diyos daw, hindi nila kailangang i-honor yung father or mother, hindi nila kailangang ito ibigay yung pera nila na nakalaan para sa Diyos kung may pangangailangan yung parents nila. Yun ang sinasabing turo nung mga Pariseo. Kasi ang sinasabi na devoted to God to, actually, ibibigay yun doon sa mga sa temple. So, ang makaka-receive nyon talaga yung mga Pharisees at teachers of the law. Kaya yun ang tinuturo nila. Kumbaga, meron silang selfish motivation, kaya nila tinuturo yon. Meron silang makukuha para doon, hindi naman talaga para kay God yon, kung hindi para sa kanila. Kaya sa verse 6, "They are not to honor their father or mother with it, thus you nullify the word of God for the sake of your tradition." Kaya yon nga ang tinuturo ng mga Pariseo, sarili nilang gawa. Hindi naman yun ang tinuro ng Bible o ng Scripture o Old Testament. Ang tinuturo nila, kung nangangailangan na yung mga parents mo, hindi mo sa kanila ibibigay yung para na ibibigay mo sana sa templo. Kung hindi, dapat ibigay mo sa templo. Kaya naman, pag ginawa mo yon, ang sinasabi ng Panginoong Jesus, "You nullify the word of God for the sake of your tradition." Kaya ayun, kumbaga, dapat ang gagawin pala ng mga anak, kung nangangailangan yung magulang, bibigyan mo yung pangangailangan nila, yung na hindi mo muna ibibigay kung kinakailangan yung para dun sa ibibigay mo dun sa temple. Kasi mas mahalaga dapat yung father or mother kaysa yung ibibigay mo sa temple na naging tradition nung time na yon. Yung giving kasi naging tradition na yung time na yon, hindi naman talaga in honor of God, kung hindi dahil tradition na yon. At saka kasi mapapahiya sila dahil nga yung design nung offering box nung time na yon, 'di ba, pag naghulog ka, maririnig ng tao noon kung naghuhulog ka o kaya kung magkano yung hinuhulog mo. Pag maingay, barya lang yun, maliit, kumakalansing. Pero pag ang hinulog mo mabigat, ibig sabihin malaking halaga na hinulog mo. Kaya yun na ang concern ng tao, hindi naman na talaga yung para kay Lord, kung hindi dahil sa tradition of men na. Kaya ayon ng Panginoon yun, hindi dapat yun ang ginagawa for the sake of tradition, kundi kung ano yung sinabi ng Diyos. Kaya Jesus' response was to correct them and teach them God's perspective.
perspective that God's word should come over tradition. Tapos makikita natin, ito rin tinuro din ng napaka-direct na teaching ito ng Panginoong Jesus sa verse 7, tsaka sa susunod na verse. Sabi niya dito, "You hypocrites, Isaiah was right when he prophesied about you. These people honor me with their lips, but their hearts are far from me. They worship me in vain." Kaya iyon. Their teachings are merely human rules. Jesus took advantage to teach them true worship and vain worship. Vain worship pala, pag yung lips lang, o kaya outer appearance lang yung ginagawa natin. Katulad yun, halimbawa, nag-aalay tayo ng worship song. Kunwari, kumakanta na tayo, yung pala ang nasa isip natin, ano kayang ulam ko bukas, o kaya ano kaya iluluto ko mamaya, o kaya ano bang magandang hairdo, ano kaya itsura ko, yung palang iniisip natin, naku, baka makita yung, pag tinaas ko yung kamay ko, baka makita yung kilikili ko, hindi na pala si Lord ang, ano natin, yung concentration natin, nakapokus naman na tayo sa sarili natin during offering ng worship kay Lord. Kaya yun, parang worship in vain yun, kasi we may be doing the right things, lifting up our hands, singing songs, but our hearts are far from God. Our hearts and minds are not focused on the Lord. Ang iniisip pala natin, yung mga problema natin during worship. Kaya ang gusto ng Panginoon, dapat ang puso natin sa worship nakatuon lang talaga sa Kanya. It must be spiritual, not just outward physical. Honoring God with lips only, but hearts are far from Him. Ayaw ng Panginoon yun. Tapos makikita natin isang visual example na tinuturo niya sa atin sa Exodus 30. We can see there, mamaya babasahin natin, the instruction given by God for the worship in the tabernacle. And God had given them clear instructions about how worship was to be carried on in the tabernacle. And there were many things that were a part of those instructions that had great symbolic value. They were great teaching tools. They were visual aids. Kaya pag-aaralan po natin sa Exodus 30. Isang buong, kung may time po kayo, pwede nyong basahin lahat yun. Pero sa gabing ito, pag-uusapan natin yung verses 34 to 38. Ang sabi po doon, "And the Lord said to Moses, take sweet spices, stakti and onika and galbanum." Ang hirap basahin itong mga ingredients na to na pinapakuha ng Panginoon kay Moses. Pero yung time na yun, syempre, familiar sila. "And pure frankincense with these sweet spices. There shall be equal amounts of each. You shall make of this an incense, a compound according to the art of the perfumer, salted, pure, and holy. And you shall beat some of it very fine and put some of it before the testimony in the tabernacle of meeting where I will meet with you. It shall be most holy to you, but as for the incense which you shall make, you shall not make any for yourselves according to its composition. It shall be to you holy for the Lord. Whoever makes any like it to smell it, he shall be cut off from his people." Himay-himayin po natin ulit verse by verse itong katuroan na to na nabasa natin sa salita ng Diyos, Exodus 32 verses 34 to 38. Dito nga sa verse 34, "And the Lord said to Moses, take sweet spices, stakti, and onycha, and galbanum, and pure frankincense with these sweet spices. There shall be equal amounts of each. You shall make of this an incense, a compound according to the art of the perfumer, salted, pure, and holy." Makikita natin talaga dito, very, very, step by step, very clear. Step by step yung instruction ng Panginoon kay Moses kung paano gumawa ng gusto niyang perfume o incense. Inisa-isa niya ingredients,
what ingredients and measurement dapat be equal amounts lahat na ingredients. Tapos, according to the art of the perfumer, it has to be salted, pure, and holy. Katulad din sa mga buhay natin, di ba? Kung talagang isisik natin si Lord, gagabayan niya tayo step by step, clearly, kung anong dapat natin gawin, what ingredients and measurements, anong mga direction niya, ano dapat natin gawin, ano ba ang dapat natin kainin, ano ba ang dapat natin isuot, ano ba ang dapat nating i-exercise, at kung ano-ano pa, ituturo sa atin ng Panginoon kung talagang isinisik natin siya. Ganun din ito yung sinasalamin dito sa verses 34 to 35. Nagbibigay ng instruction kay Moses step by step. Ganun din ang gustong gawin sa atin ng Panginoon. Tinatawag niya tayo na gagabayan niya tayo step by step para sa ating mga buhay. Ano man yung pinapanalangin natin, may sagot siya. Ituturo niya sa atin ang dapat gawin step by step. Maybe kay Auntie Helen, sasabihin ng Lord, sige, itaas mo yung kamay mo. Magtiwala ka sa akin, magpuri ka sa akin. Kung ano pa yung ituturo ni Lord. O kaya sa akin naman na diabetes, huwag kang kakain ng mga chocolate, ice cream. Bawasan mo ang kanin, yun, ituturo din ni Lord yun kung anong dapat na makasasama sa'yo, wag mong kakainin at kung anong makakabuti, anong gagawin mo, mag-exercise ka, mag-walking ka, o kaya mag-gardening ka, maglinis ka ng bahay, yung mga simpleng gawain, gawin mo, parang ganun. Parang yung asawa ng pastor namin dati sa California, meron siyang, lagi siyang nagkakaroon ng acidity sa stomach niya. Ang nagpe-pray siya na mahil yun, ang tinuro sa kanya ng Diyos, huwag siyang kakain ng mga may gluten. True enough nga, hindi siya kumain na yun, hindi na siya sinusumpong ng hyperacidity. Yung gluten pala ang cause ng kanyang hyperacidity. Tapos yung isang asawa naman ng pastor namin, laging masakit ng likod. Ang tinuro naman sa kanya ng Lord, yung pag mahilig kasi siya sa kape, i-stop yung pag-take ng coffee. Kaya ayun, yun ang ginawa niya. Kaya naman, nawala yung nararamdaman niyang back pain. Kaya si Lord, practical si Lord kung ano yung gusto niyang ipagawa sa atin. Kung nakikinig lang tayo talaga sa kanya, we spend time with him in prayer and in reading his word, he will speak to us. Sabi nga niya sa John, di ba, I know my sheep and my sheep listen to my voice. Kaya let's continue to seek him and spend time with him, and he will show up for sure, dahil he is a good God at lagi siyang tumutugon. Lagi nga niya sinasabi, come unto me all you who are heavily laden and I will give you rest, 'di ba, sa Matthew 28. Lagi niya kinukol tayo kung tayo napapagal na, napapagod. Kung siya ang tumawag, natural sasagot siya, he will show up, kasi hindi niya sasabihin 'yon para lang lokohin tayo o para pahirapan tayo. Sinabi niya 'yon, in-invite niya tayo to call unto him. That means he will answer. Kaya huwag tayong manghihinawa sa pagtawag sa kanya. Sabi nga niya, di ba? Seek and you shall find. Knock and it shall be open unto you. Yung seeking daw yon, yung word na originally is written, seek and keep on seeking, knock and keep on knocking. Yun daw yun. Ask and keep on asking. Kaya may persistence na kailangan doon. Kaya wag tayong susuko sa ating pagsik, pag-ask, pag-knock sa Panginoon. Kasi in due time, we shall reap the harvest if we do not grow tired. Sabi sa Galatians 5. At sa verse 36, sabi doon, and you shall beat some of it very fine and put some of it before the testimony in the tabernacle of meeting where I will meet with you.
It shall be most holy to you. Bale yung incense na pinagawa sa kanya in powder form, ang gagawin daw niya, you shall beat some of it very fine. Kaya sa mga buhay natin, ito yung pinipicture ito, yung mga trials and testing. Minsan, para tayo bang dinudurog? Para lang tayo ma-purify, para tayo maging sweet aroma before God. Kaya huwag tayong susuko sa mga tests and trials sa buhay. God instructed Moses to beat some of it very fine. Talagang grinding. Sometimes God allows us to experience grinding in life to put it in the tabernacle where He will meet with Him. Kasi yung pala ang magiging ingredient para tayo maging ang purpose natin ay ma-meet natin yung maging sweet aroma tayo sa tabernacle where God will meet us. At sa number three, itong ginagawa ng Diyos na to, that it shall be unto you most holy. Yung ginagawa sa atin ng Diyos at saka yung ginagawa natin para kay Lord, dapat para sa Kanya lang talaga yon, dedicated sa purpose ni Lord yon. Kaya it is to us most holy. Sa verse 37, but as for the incense which you shall make, you shall not make any for yourselves according to its composition. Ito, napakahuli nung formula na binigay niya. Hindi daw para sa sarili natin yon, kundi para sa Panginoon lang. It shall be to you holy for the Lord. Sabing ganon sa verse 37. Verse 38, ito, may warning. Whoever makes any like it to smell it, he shall be cut off from his people. Kaya yung pinagagawa ng Diyos na incense, ito nga, itong worship natin, yung pinagagawang worship ni Lord, dapat talaga pure and holy yon para sa Panginoon, hindi para sa ating sariling benefit, katulad nung sa mga Pharisees, para sa benefits pala nila, kaya nila ginawa yung tradition na dapat ibigay sa kanila yung pera. Imbis na ibibigay sa magulang na nangangailangan, ibibigay pa sa mga Pariseo tsaka sa teachers of the law, dahil may sarili silang ano, agenda pala, meron pala silang sariling motive. God instructed Moses, not for yourself, sabing ganun nga, yung pinagagawang incense, hindi para sa sarili. It must be holy unto the Lord, para sa Panginoon lang yun. So holy that whoever make any like it to smell it shall be cut off from his people. Maski aamuyin lang nila, gagawa sila para lang amuyin nila. Sabi ng Panginoon, you shall be cut off from his people. Kaya sobrang holy nung pinagawa na ito, yung worship, pang-worship kasi itong incense na to, part of worship sa tabernacle, napaka-holy. Kaya pag hindi natin trinit seriously yung worship na yon, ito, sabi ng Lord, to smell it shall be cut off from his people. Sabihin parang hindi kaaya-aya sa Lord yun. Vain worship yun. Tapos katulad nga na sinabi niya sa Romans, ay hindi makita yung top. Romans 12:1-2. And so, dear brothers and sisters, I plead with you to give your bodies to God because of all He has done for you. Let them be a living and holy sacrifice. Diba yung bodies kasi yung offering noon, kung maaalala nyo sa Old Testament, yung animal offering, di ba, pinapatay muna yon tapos saka ino-offer sa Lord. Ganun din, dapat mamatay muna din tayo sa ating mga sarili kung talagang mag-worship tayo sa Lord, sa sarili nating kagustuhan, sa sarili nating plano, sa sarili nating kaisipan. Dapat i-offer natin lahat yon para sa Panginoon, kung anong kalooban ng Diyos, kung anong plano niya para sa ating buhay. Let them be a living and holy sacrifice, the kind He will find acceptable. This is truly the way to worship Him. Bali, yun. Yun daw ang truly,
the way to worship God, yun nga, pag kinalimutan na natin yung sarili nating agenda, sarili nating plano, pero ang ginugusto na lang natin, i-offer natin yung buhay natin para sa Panginoon, para sa kanyang kagustuhan, para sa kanyang plano. Sa verse 2, don't copy the behavior and customs of this world, but let God transform you into a new person by changing the way you think. Kaya ayun nga, huwag tayong sumang-ayon sa ginagawa ng mundo ngayon. They spend more time in social media instead of spending time with God. They spend time with TV instead of spending time with God. But let God transform us into a new person by changing the way you think, the way we think. And that only happens when we set our minds on the things above, when we give time in the study of God's word, listening to His word or hearing His word, or faith comes by hearing and hearing by the word of God, or panunood lang ng mga katulad ng ginagawa ni Auntie Helen, nakikinig siya kay Brother Bong Saking, o kaya si Madonna rin, nakikinig din siya kay Brother Bong Saking, ako rin, nakikinig din ako sa mga Christian station, yun nga sila, Skip Heisig, si Greg Laurie, si John MacArthur naman, yung pinakikinggan ko. Then you will learn to know God's will for you, which is good and pleasing and perfect. Yun ang kalooban ng Diyos sa ating mga buhay, na ang ating sarili ay ang ating buhay, ang ating pang-araw-araw na buhay ay inaalay natin sa Kanya. Siya ang sentro ng ating buhay. Walang iba kundi ang Diyos lamang. At Siya ang bahala sa atin. Sabi nga niya sa Psalm 22:3, God inhabits the praises of His people. Yung ibang version, God inhabits the worship of His people. Kaya naman, if God inhabits our worship, our praises, then we have everything. Sabi nga ni Madonna, if we have Jesus, we have, si Pastor Mel ba yun sa prayer niya, if we have Jesus, we have everything. Amen. Wala na tayong kailangan. Jesus is our shepherd, we shall not want. Ang shepherd, ang mga sheep, laging nakasunod yan sa shepherd. They hear His voice and they follow Him. Dapat ganun din tayo. If we really have Jesus our shepherd, guiding us, leading us, we shall not want. Sabi nga sa Psalm 23, the Lord is my shepherd, I shall not want. Kaya yun po, worship brings God's blessing in our life. Kasi kasama na natin si Jesus, wala na tayong kailangan pa. Doon lang po tayo magtatapos.